bayan nito eh, no? Na tinanggap naman itong bayan nito eh. So, ano nangyari? Nagkaasawahan ngayon ang mga Israelite sa kayong buhay. So, ito po nila tinignan ang magiging pardonable sin. Dahil po, magiging pardonable sin sa kanya dahil nagaling ng Diyos. Iba, nag-uus ng status sa bayan nito eh. So, marami nang matay. At napawita mga galit ng Diyos nung ang isang Levite pumasok sa tulta ng isang Israelite na may asawang hindi Israelite. No? Pinatay niya yung dalawa na yun. Kaya nung napatay yung dalawa na yun, doon na pa yung galit ng Diyos. Ngayon, ang sabi ko ni Prophet, no? Ang pardonable sin na tinukoy niya doon, it is the teaching of Abraham and of Bileam that unpardonable sin. Ano po yun? Yun pong teaching na yun, yung meron tayong isang Diyos, ay isa lamang, na kay lahat ng kapatid, no? Yun ang tinanggap nila. At dahil sa tinanggap nila ito, ang bunga, marrying with the Moabite. No? Ngayon, iniyan mo lang natin, no? Yun po ay sa Durotipan. Dahil underlook po sila. Dahil bago po yun, may fit na tinagubilin na sila ng Diyos na huwag makipag-asawaan sa mga hindi Israelite. Yun po ay talagang absolution na sinigit sa nila. Pero, inabang nila yun. Ngayon, ano po ang nutuhol? Dahil sa lumang tiba, nasa mercy sila nasa loob, no? Na kapag kasumuhay ka, mamatay ka. Wala pagsala. Pero, dito sa bagong tiba, since na tayo ay nasa grace, no? Meron lang pong sa lumang tipan, meron lang, ay sa bagong tipan, meron lang pong isang absolute na unpardonable. Meron pong tatlong area doon sa bagong tipan na pwedeng pagkuha ng mga unpardonable sin na bilangin na po ng ating kapatid ni Galaton. No? Yan yung Hebrews chapter 10, no? And then, yung Revelation chapter 22. Yung ating, no? Ang magandagong magbawas, no? Unpardonable yun. Pero ang pinaka-absolute doon, dahil sa dalawa na yun, meron pa rin siyanta. Na habang nabubuhay ka, pwede ka mag-repent, no? Pwede ka magpatawad pa doon. Pero yung isa na po na absolute doon, ay yung sinabi ng Panginoon na all manner of sin can be forgiven, no? But the casting of the kingdom, the Holy Ghost, is a part of the world. Kaya katulad po yan sa dalawang tipan, katulad po yan sa kasalanan. Ano po ba talaga tunay ng kasalanan? Di ba ang belief? No? Yun ang talagang kasalanan. Ngayon, bakit po mamatay ka? No? Yun ang proof lang ang belief mo. No? Ganyan din, kung sa teaching na yun, na ni Balaam, na dahil ka tinanggap nila yung teaching na yun, ang naging bunga, marrying with unbeliever. Pero kung hindi nila tinanggap yun, hindi nila magagawa yun. No? Kung pinanampalatayanan nila, pinaniwalaan sinabi ni Prof. ng Diyos, no? Na hindi pwede, hanggang gano'n pa lang, hindi talaga pwede. No? Pero tinanggap nila yun. So yun ang hindi pinatawad. Kaya dito sa ating pamanahunan, para sa akin, no? Na kung makapag-asawa ng mga unbeliever ng ating mga anak, no? Eh, yes lang nakakalong, no? Hindi natin pwede katulad. Kaya meron lang isang unpardonable, yung destiny ni Holy Ghost. Salamat po. So, ang pagkita ng Diyos na puro sabi na ang kasalanan ay hindi paniniwala at tinatawag natin ay hindi. So, bago natin patalakay sa mga yung ang unpardonable sin, dapat naintindihan muna natin yung tanong sa kasalanan. So, kung sa natalakay natin sa preaching niya ang unpardonable sin, sabi niya, hindi yung abolusyon, hindi yung pagpatay, hindi ko anumang bagay. O sabi niya, dating lumalakad ka sa Espiritu Santo o tapos na-backslide ka, sabi niya, hindi sin. No, sabi niya. Hindi ito yung unpardonable sin. So, dahil sabi niya, yung mga bagay na yun ay umalam na hindi mo paniniwala. At tama rin na rin natin kanina, kaya ba sa atla, yung tanong sa proseden na sa chapter 6 pa ng Biblio ay para sa mga believers, sabi niya, hindi. Para yun sa mga unbelievers. At tatalipos ka na ganyan. Okay, so, punta muna natin yung unang reason bakit tinuro ng isang pastor na pagdataw na unbeliever ay ang pastor of sin. At hindi po niya nga po yung pinatawag na ni teaching of Balaam, no? At ang nakita natin sa Bible, pagpasok po yun ng Revelation Spirit mula doon sa pinatawag na din, hindi lang teaching, di ba? Hindi yung lohi, no? Paraan ni Balaam.
para pumasok yung unbeliever, yung tinatawag natin unbeliever sa loob ng church, para matinding unbeliever yung mga unbeliever. Pero mga kapatid, kung titignan natin ang buo ng ating Panginoon, wala nang kasalanan na hindi kayang patawarin. No? Lahat kayang patawarin ng Diyos. Kaya lang, ang kinasabi dito ni Brother Brown, pati nga yung unbelief natin, bago natin naiyakta yung hindi natin paniniwala. Now, kung titignan natin in Matthew chapter 12, mula sa kanina may Jesus, to selfie, hindi lang basta hindi naniwala yung mga Rudyo. Di ba? Tinayin pa ang Panginoon, tinawag niyang Belzebu. Kaya sa tingin ganun, okay na rin, dahil yung tinawagin ko sa akin, bilang tanungan, but after doon sa Calvary, pag lumakas na sa front of God, ministry sa ating panahon, hindi na ito mapapatawad. Kaya magsuwerte pa rin yung isang magnanakal doon sa cross ng Calvary. Sabihin mo kung baka dyan, kung ikaw ang Diyos. Sabihin, tatakotin pa rin siya, maintindihan pa rin din ang Diyos. Pero ngayon mga kapatid, sa ministry ni Brother Branham, no? Natin, may isang babae, habang sila nag-worship sa Panginoon, doon sa kanilang lugar at tumahan yung isang babae doon. At ang sabi ng babae, kahit na yung baka ko, hindi ko patisipahin niya sa Brother Hamid na yan. At alam yung nangyari sa babae, hindi kagad din namatay. Nahirapan mo nga bago siyang mamatay. Magkalipatawag yung si Brother Branham, pero wala niyang panahon. Diba? So, tignan natin, no? Ibig sabihin, hindi lahat ay applicable din doon sa tinatawag natin gano'n na sitwasyon. Ang dalawang anak ni Sister Hattie, tuwi talagang si Brother Branham, sa bahay ni Sister Hattie. At Sister Hattie, alam natin na mahirap, yun na siya. Pero nagagawa nitong itabi yung types niya, no? Ipunin. At tuwing February, talagang hunting season si Brother Branham. So, that's binibigay niya. Galit na galit yung dalawang anak niya. Sabi, dati naghihirap na nga tayo eh. Pinapakayan mo lang sa pastor yung pera mo eh. At tuwing nagtataw sila ng gawain ito, pinagtatawanan nila si Brother Branham. At alam natin na ang Espiritu Santo ay nandoon. At kung titignan natin, blasphemy po yun. Diba? Blasphemy po yun. Walang kapatawanan. Pero napatawad ba yung dalawa? Napatawad kasi namusot yung Christ. Speak the word. Diba? Meron namusot na si Sir Hattie Wright na kung anong sabihin ni Sir Hattie Wright ay tutuparin ng Diyos. Diba? So, sa bagong ministry niya kita natin, kahit pangabi natin ng Biblia na unforgivable sin, yung bagay na yun, pero meron pa rin absolute ang Diyos pagdating doon sa nobya. Sinabi niyang anuman, di ba? Kung paano sinabi rin niyang kay Esther na lahat ng bagay na nasabi na ng hari, ay hindi niyo pwede ipagbuli. Ang kabayaran ng kasalanan, pamataya. Pero ang sabi niyang hari, ibibigay ko sa iyo ang aking sickness, ang aking sumali. Magtataka ng bagong utos. Magsalitaan. At gumawa din ng salita, sabi nyo, lahat ng tatla ng sulat na ito ay pwedeng lumaban sa darapin sa kanilang kamatayan. Kaya ay mas marami yung mag-relight ng panahon ngayon, di ba? Kaya dinuhubog lang din, dahil mga sundalo, yung hari na dumarapin sa kanila. So nakita natin yung application ng unforgivable sin, that's a big play, eh, no? Pero mapahalap tayo eh. Ibrahim tayo ng ating Panginoon eh. Di ba? Mapahalap tayo na meron plano natin ng Panginoon. Now, tignan ninyo si Moises. Sa Numbers chapter, sa Numbers po, Numbers, dahil inilatan ni Moises yung pagkong sa pag-aataw ng huwag unbeliever, huwag tigamowa, at mawawala sila ng gana. No? Huwag din sa ibang pride nila, ay mawawala sila sa bandang huli, makita natin, no? Ng chapter na yan. Pero sa umpisa pa lang, nagtatalo na si Aaron at sa si Miriam, pinagtatawa na lang si Moises, at si Moises ay nag-asawa ng Utopian. Yes. So, paano natin i-explain yan, di ba? Okay. Now, nabanggit din ni kanina ni Brother Donald yung Refuge House. So, sa Refuge House, mga kapatid, at kita natin tinulong ng Diyos ng Moses, pero ni Joshua, gumawa siya ng anim na lugar, doon sa loob ng panahan, na pwede nilang takuan, pag sila yung sasalan, ang willingly, sabi ko gano'n, hindi nila sinasad yan. Eh, alam ni Brother Donald, ang porta ng Muslim, eh, willingly. No, so, kakausapin sila, nang bantay mo sa pinto, kung may masalanan nila, at kapag sabi mo, pusa silang lalabas doon. So, pero kung nakita natin, yung pitong ay yung ating na refuge house na yun, ay hindi nag-aalis ng kasalanan sa kanila. Inililigtas lang sila. Naging safety zone mo din sila. Gawin pa rin ang kasalanan nila. Pero ang maganda, meron pang pitong na refuge house na ang ating Panginoon sa Kristo. Diba? Na nag-aalis na din ang ating kasalanan. At dito makita natin mga kapatid, dito rin sa ministry, makita natin kung gano'n natin, tulad si Brother Batang, malaki ang respeto niya sa mga taong ibang minister na ating Panginoon. Si Pastor Alam niya, sa kitle, sa kitle yung staff.
kasabay niya. Sino po ang tayo yun? Kahit na alam din namin ito, hindi re-respeto niya yung git. Sabi niya, huwag tayo magsalita. Na kapag ka ang tao niya ay ginagamit ng Panginoon, huwag natin sabihin na sabihin mo yun, mapingat tayo. Baka tayo nagkakasalan ng Christian Santo. So, sana ganun din tayo kainyan no? Sa ating pagsasalita sa mga brother man o si brother man ang pagdin natin sa tao siya. Pero mag-ingat din tayo, baka hindi siya yung pinukulaan natin. Kung hindi yung ministry nasa sa kanya. At ang Diyos na, ang bahalang mag-usap sa iyo kung patatawarin ka niya o hindi. Yung po yun ang pagto na po. Ngayon sa sumpan. Yung isa pong aspect ng pardonable sin na nababasa po natin sa Biblia, yung pong ginawag ng Panginoon sa isang tao sa bagong dipanan. Ito po si Judas. Kung matatandaan po natin sa sulat ng Biblia, kung ang Panginoon ay kasama niya yung mahalaga, di ba ginawak siya ng sarong? At yung sarong na yun, sinabi ng Panginoon, kung sino man ang sasawsawan niya ng tinapay, sabi niya, yun yung taong tinutukoy ko na nakamula doon sa lawang ibang. So, ibig sabihin ito mga kapatid, sa isang aspeto na, although iba-iba yung mga aspect ng paliwanag ko namin, o yung sa akin, na contribution ni share ko po sa inyo, yung taong nahuhulog sa unfortunate yung unang pong proseso, lulukuban siya ng spirito, ng kaaway, at kung hindi niya ma-overcome yan, pwede siyang magkasala ng vulnerable sin. Kasi walang ibang lumalaban doon sa Diyos, kundi yung spirito ng kaaway. Hindi po yung tao, kundi yung spirito ng kaaway, lulukob yun sa tao, like Judas. Si Judas, hindi siya naipiro dahil pinitray niya ang Panginoon for 36 pieces of silver, kung daw nagkamali, no? No, it's not. Doon sa Espiritu pumasok sa kanya. Remember, sabi ni Jesus Christ, sabi niya, nakaharap niya si Judas, gawin mo na kung ano gusto mong gawin. I think hindi si Judas ang kausap niya. Yung Espiritu nga sa kanya, yung Spirit of Satan, yung against the Word of God, yung po yun, yung Espiritu yun. At kung si Judas ay nag-betray kay Jesus Christ, at si Jesus Christ ay yun yung pinuloy, yung kasalanan ni Judas doon na unforgivable sin, hindi niya man lang naisip na kaya siyang patawarin ng Diyos ang ginawa niya. It means to say, yung unforgivable sin ni Judas ay yung pagtitil niya. Ibig sabihin, yung spirit mo nga sa kanya, na possess siya doon sa spirit na yon, hindi niya inilapit sa Diyos doon sa bagay na nagawa niya na siya ay nagamit ng spirit mo yun. Di ba nangyari? Hindi siya nagsisi, ibig sabihin, hindi siya nagpatuloy. Nagsisi siya pero hindi siya hindi niya pinakita yung pagsisisi niya ng pagpapatuloy. So yun yung nangyari po kay Judas. Nagpatiwakan siya at yung pagpapatiwakan niya, nasa kalagayang demon possess siya at itang. Religious demon spirit. Yun yung pagka-possession. At yun yung unforgivable sin. Sabi nga, sinasabi ko kanina si Brad Scott, nakalagay po yun at binanggit din ni Brother Branham. Ang kasalanan ng pamumuso is against the Spirit of God. Ang kasalanan ng maraming tao ngayon, it's against the word or present truth of the hour. May mga tao ngayon, disente. Pero demon possess po. Pag sinabing demon possess, religion demons po. Demon possess. Na kapag hindi po sila nakapag-overcome dito, yung spiritong yun ang maghuhulog sa kanila doon sa Ipero. Yan po yun. Kung hindi po sila makapag. Meron po sa Bible nakalagay sa 2 Corinthians. May mga tao po talaga nasa unforgivable sin. Ito yung mga demon process na sinasabi ko. No? Yung sinasabi ko unforgivable sin because of the spirit, the demonic spirit na nandun sa tao. 2 Corinthians chapter 4, kung hindi mo nagkamali verse 4. Na may mga tao, they were blinded for the truth. Di ba po? Yung kalagayan yun, they were possessed. They were demon possessed or religion demons possessed. Okay? Ngayon, may chance pa sila kung sakali na makakita. Pero doon sa sinabi ni Pablo the God of this world had blinded the mind. Di ba sabi doon? Binulag na yung mata nila. Binulag na sila.
So to sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, may charge na po sa kanila. Hindi na sila makakamita ng liwanag ng Ebanghelyo. Sa panahon natin, ito yung 1 Peter 1:12, 24 verse 45 ng sinabi ni Jesus Christ. Sa 2 Peter 1:12, that is the first true message of the hour ng panahon natin ngayon. Walang ibang batayan po ang Diyos ngayon sa mensahe po natin ngayon na dinala na ang mga propeta. Yan po yun. Pag tayo po ay against yan, sa itinala natin sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Branham. At ang Diyos ay patuloy na nagbibigay linaw sa mensahe nito sapagkat meron siyang mga ginagamit na servant na sila po ay nagbibigay ng mas maliwanag, I mean, pinapakita na nila talaga ano talaga ang mensahe ng propeta sa huling kapanahon. At sinabi ni Jesus Christ, tumatama yan sa chapter 24, verse 45, ng title ministry ang ipapakain para sa bride ng mensahe ito. Para ang tao po ay tuluyang mapalaya sa espiritu ito. Yung mga nasa paligid po natin yan, no? Depende siya sa kanila, pero ito'y reality. Ang mga tao sa paligid po natin, they were demon-possessed. Agree kayo? Demon-possessed sila. Yan po yung katotohanan. Sapagkat lahat ng religion ngayon na meron pong pinaniniwalaan sa salita ng Diyos na meron silang sarili nilang idea of interpretation, that's already possessed by the demons. So, gusto kong sabihin, konti na lang po. Unpardonable sin, grasping is equivalent ng unbelief. Pero ito yung gusto kong sabihin, pag ang tao close-minded sa truth, present truth na ginibigay, yung pagsara niya, that's already blasphemy sa Gesta. Pag nag-close siya ng isipan, at hindi siya ng bukas, sa mga bagay na naririnig niya mukhang bago. Sabi ni Pablo, 2 Thessalonians 5:21, prove all things. Hindi yung sinabi ni Berbanan, check with the word. Lahat, sabi nga, na sinasabi ko sa inyo, check niyo sa word. Sabi ni Berbanan yan eh. At kung meron akong sinabi sa inyo, sabi niya, hindi niyo kayang para i-digest, just hang. May binabanggit pa si Brad Banham kukul sa chicken. Yun ang madalas natin yun, di ba? Na kapag tayo dumadigest sa message ng ating propeta, ating mahal na propeta, sabi niya, kainin niyo lang yun naman. Pero huwag yung kanin yung buto. Pero hindi sinabi ni Brad Banham, itako niyan. No. Pag-aralan natin ng buti. Pag ang attitude po natin, eh, close-minded tayo, ibang spirit natin, maaaring siguro yung sinasabi ng Bible, na ganun pa maraming verse sa Bible eh, 1 John 5:10, yun sa layong 2 Corinthians, hindi ka ba, na yun na sinasabi ko na, pagtigil ng isang tao, pagsara ng isang tao, doon sila nagkakasala, at yung spiritong lumubog sa kanila, yun po yung mag-aaral sa pamamahay. In word, in short word, the blaspheme, the unpardonable sin is the blaspheme against the Spirit. Hindi mo yun, sumatay ka ng tao, lasing perma, nag-asawa ka ng believers, no? Hindi mo yun. Hindi yung paglaban natin sa mensahe ng kawalan nito. Paano natin hinaharap yung mensahe? Paano ugali natin pagkaharap tayo sa mensahe? Doon po tayo makakulad. Amen. Kaya lang, hindi ko pwedeng isapas sa predestination. Guys, once again, babalikin tayo sa predestination. Wala tayo sa predestination. May scripture sa ano? Nakamulan ko ng predestination natin. That's not a young girl po ng predestination natin. 1 John. John chapter 2. You are not against me. 1 John chapter 2. Mayroon kasi sa iba, parang nagiging paborito yung unpardonable sin eh, dahil nang hindi makaasir sa nila. Mahirap natin mastering ito kasi pag minaster natin ang unpardonable sin, we don't see the grace of God, no? Lalo na lang. Kung ma-reveal kasi yung text ko, kung mapapansin ninyo, di ba? Ang sabi doon, grace, grace,
local Christian. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 1. Sabi niya, my little children. Isip ko, bakit little children sila yung in-address din dyan eh. Baka paborito rin nila yung unang pardo. These things write I unto you that he sin not. Sabi natin kanina, unbelieve yan, no? And if any man sin, we have an advocate with the Father. Jesus Christ, the righteous. No? So, yung righteousness ni Kristo na ating Panginoon ay nailalapag ito para makapagkaloob ng biyaya doon sa mga sabi ko na yung tinalagang dini ng ating Panginoon. So, there's no way we can adapt or we can apply the term unpardonable sin sa mga ipinalagang dini ng ating Panginoon. There's no way, kasi namatay ang Panginoon para sa kanila. Namatay ang Panginoon para sa atin. And there is no amount of sin. No? That cannot be pardoned. No? At yung sinabi ni Brother Branham dito, a pardon is not a pardon unless it is accepted. No? Pero sinabi din natin, Panginoon, yung palalapitin sa kanya, yun lang din naman ang tatakyap eh. Di ba? Kasi nga, if you are seated, no, with that, there is a potential in you to accept that pardon. No? So, itong sinasabi sa his righteousness, ay sapat ito para hindi lang tabunan, hindi lang takpan, kung hindi hugasan. No? Yung mga bagay na, kahit na sino pa tayo sa madaling salita. Kaya nga, as sabi ng prophet, kung makikilala lang ng bread kung sino siya, she will be an invincible army. Kung maalala nyo, si Jesus, nung sabihan niya si Peter, if you are converted, then strengthen thy brethren. At naniniwala ako kung ang tao talagang nandoon sa kanya yung spiritual experience ng conversion. Laging meron siyang inspiration to encourage. Oh. And there's no way you can encourage if you keep on preaching unpardonable sin. Dahil lang may mga pagkukulang yung mga tao. No, hindi naman para konsentihin yung kanilang pagkakamali. But we are here to preach the grace of God, no? Nasapat ito para ibangon ang tao sa kanyang pagkalugmok. At merong potensya na nasa sa kanya kung marirecognize na niya. And it says dito, we have an advocate. And this advocate is the Lord Jesus Christ. Na maski na yung babaeng nahuli nila sa akto ng pangalan niya. Well, hindi rin tayo naniniwala, no? Na ang adultery ay unpardonable, no? Sinabi, pero kung makikita mo yung pinti na nabuli siya doon sa akto, no? Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Alam natin kung anong ginawa niya kasi nagdutuon sa kanya yung biyaya. Siya mismo yung biyaya. No? Kaya yung biyaya ito ay nakalaan para doon sa mga anak talaga, anak ng ating Panginoon. Those that were predestinated even before the foundation of the world. Kaya nga meron ng pinaslang, no? Revelation 13 verse 8, na bago pa itatagan sa libutan, meron ng kordero pinaslan. And an advocate, no? I believe, yan ang isang pang advocate, dyan galing yung abogado, yung salitang abogado, tagapagtanggol. So how can you be unpardoned, no? If the judge himself is your attorney. Okay? So the attorney himself died for you and his blood, no? Ay naging sapat para Nung damputin ng Panginoon yung tengan ni Marcos at ibalik doon sa kanyang ulo. Diba? Ang sabi ng scripture, and Jesus healed him. Diba? Dapat kasuhan si Pedro eh. Pwede siyang dagdagan ng isang krus pa yung
doon sa Calvary para kay Peter dahil ni-release niya yung arrest, dapat, at naging rebelde pa siya doon sa mga yung mga authorities na inatasan para hulihin ang ating Panginoon, di ba? Pero bakit nawala ng kaso si Pedro? Di ba? Kasi nung ibalik ng Panginoon yun, wala kahit na anong baka. Walang tekla, hindi mo mabakas kung natanggal na ba yung tenga. Kaya doon sa sacerdote na nagsabi, paling tenga ba ang natanggal sa'yo? Eh walang marka eh, di ba? So ibig sabihin, kung ang Panginoon hindi pa siya napako sa krus, meron na siya ganun kakayanan na meron no record on Christ. Diba? So how much more when Jesus Christ died on the cross ay yung tubo niya tumulog para sa kasalanan ng sanlibutan. Diba? At yung sanlibutan na kapatid, hindi naman din buong sanlibutan eh. Yung mga anak ng Diyos na naging bahagi ng sanlibutan, sila lang yung tinubos tayo ng sanlibutan. Okay? So, there is a word on the Muslim, but it is not the ministry of the bride to preach and pardon the Muslim. Okay? Kasi iyahatulad naman sila ng Panginoon pagdating ng oras eh. Okay? So, dati na natin mga kapatid. Kay Moses, that is scripture. Si Moses, bilang propeta, bilang pastor, Exodus 32. Exodus 32. Ito yung ministry ng pastor, prophet, Pastor Moses. And when Moses, or when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, up before us, for as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And Aaron said unto them, bring out the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. And all the people bring out the golden earrings which are in their ears, and brought them unto Aaron. And he received them of their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it a molten calf. And they said, this be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. See, Aaron to Aaron. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought these offerings. And the people fell down to eat and to drink and rose up to play. And the Lord said unto Moses, go, get thee down for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf. Okay? I am the Lord thy God, thou shalt not worship any other God beside me. And he hath worshipped it, and hath sacrificed thereunto, and said, this be thy God, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt. And the Lord said unto Moses, I have seen these people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. So, judgment ito ng Diyos, dahil directly ay nilapastaan nila ang Panginoon, no? And Moses besought the Lord his God, and said, Lord, why don't thy wrath wax not against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Bakit nagagalit sa iyong bayan? Ikaw din ang naglabas sa kanila mula sa Egypto. Wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief did he bring them out to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath and repent of this evil against thy people. Amen. So, di magtatawa lang yung mga Egyptian. Pagkatapos sila ilabas ng Diyos, ngayon pupuksain din pala sila. Pagkatapos sila tumabas sa denomination, ngayon nandito din sila. I-judge mo rin pala. Di ba? No. And remember Abraham. This is the prophet speaking. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. And the Lord
of the evil which he thought to do unto his people. Diba, ano sabi ni Moses do sa itaas? Sabi ni Moses, Lord, repent of the wicked thoughts. Magsisi ka, Panginoon. Diba, dahil pagkatapos kong ilabas yung bayan mo, hindi natin sinin sa taas. Tulad siya. Okay. Turn from thy fierce wrath and repent of this evil against thy people. So this is the prophet of God is speaking to God. Lord, pagkatapos ko sila nilabas sa Egypto, kakatsyaman sa tayo ng mga Egyptians, inilabas sila ng Diyos nila, tapos ang Diyos din ang naglabas sa kanila, ang pumuksa sa kanila. At sabi ni Moses, Lord, magsisi ka. Masama yung iniisip mo sa sarili mo bayan. Oh, ano ang reaction ng Panginoon sa verse 14? And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. So kung alam mo lang bilang pastor ang bahagi mo, kung alam mo lang ang bread ang bahagi niya, di ba? Katulad ni Rehab sa kanyang pamilya. Di ba marami tayong makikita? Example, si Brother Branham, yung nagyayapusan na mag-boyfriend doon sa gitna, hindi sa unang meeting. Diba? Na pwedeng papayin sila ng purnasan sa pamamagitan ng judgment. Sabi ko kung ano gusto mo mangyari sa kanila. Mangyayari right at this very moment. Pero ano sabi ng prophet? I forgive you. And that is the atmosphere for a prophet. Kaya kung ano ng right ng position niya, hallelujah, mas marami tayong maaaring. So, praise the Lord. Kaya tayo ng Diyos sa nandang tayo ang pangakala ng Lord. Anong tao? Okay. Labang karapatan ng bride na mag-yad. Tulani. Alam niyo si Sapphira, saan siya nandiyan? Diba? Sabi ni Brother Brandon, mauulit ulit ang ministry eh. At itingguang sila sa loob ng church. Kaya nga eh, mag-involve yung pera sa ministry, delikado. Dito kayo mag-guide ako, susto niyo. Okay, good question. Pero pa sa level ano yung ano yun eh Laodicean church is yung people's right. Kaya ang right nasa kanya lahat ng rights. But if you have the revelation of the right of grace, ano sabi ng prophet? Kung meron sa yung espiritu ng cordero, you will forfeit your rights. Diba? Siya na lang ka right, may rights sa equivalency. Pero pinorfeit niya yung rights through within diba? Kaya no, we have an advocate, Christ the righteous. So if you have the spirit of Christ in you, the righteous, diba? We are made kings and priests. We will be kings, we will be queens, even the judgment, but let us be priests today. Ready pa lang ang question? Papawin ko. Pero makakulit daw yung kalatay. Para lang maibay yung natin eh. Kasi papabalansin natin yung bata. Alala niyo yung nagsulat ng ano kay Brother Branham, yung ipinas siya. Yes, sinulat dito. Pitong sak. Pero alam lahat ang isulat ko dyan. Tanggapin mo. Yes, ma'am. Yun ang ikinamatay niya. Yun ang ikinamatay. Oo, oh, yun yung ikinamatay niya yung sinulat niya lang. So, pamilya tayo dun sa message niya sa bata. Yeah. Maganda nga po sa inyong lahat mga kapatid. Pansin ko kanina sa presentation tungkol sa pardon na bullies, siguro ito isang mga katulong din para sa ating lahat. Sabi ko sa Matthew chapter 12, na lahat ng kasalanan ay pwede daw patawarin kahit ang alam niya lang ako, anong gawin ko. Sabi niya, verse 31, Wherefore I feel to you, all men are of sin,
Kaya whole manner of sin, lahat daw ng kasalanan, sabi niya, ang justification shall be forgiven unto men. Lahat ng kasalanan, kahit anong kasalanan, kasi lahat, pwede kang patawarin. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Isa lang yung unpardonable dito, the blasphemy of the Holy Ghost. Sabi niya sa pinakaba pa, ano, so whoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Kung tayo ay hindi natin sinangkap na si Kristo pumarito sa lupa para iligtas tayo, o siya ang anak ng Panginoon, aanak ng Diyos, pwede tayong patawarin, hindi natin tagapin yun. Sabi niya, but whoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Either in this world, either in the world to come. Ang pag-blasphemy ng Holy Ghost, ang Holy Ghost is the Spirit that speaketh in the church. Ang Espiritu po ng Panginoon ay pumasok po sa Iglesia para ituon lahat ng mga iwagan ng Panginoon. Sa bawat panahon, even the Baptist said that he must decrease and I must increase. Sinabi po yun ng Daniel Baptist na ang mensahe po natin ay nagpapagres. Even Barnabas na magpagres siya. Mula sa Episo, mayroon pong tunay na mensahe from the Apostles of Glenn at nagkaroon po ng pulling away. Ayun po, dumating si Brother Branham na in-restore niya lahat ng bagay. Si Brother Branham pumunta to reveal all the mysteries. Pero ang pinaka-unpardonable na hindi mapapatawad, if the Spirit of Truth at nagtuturo sa bawat yan sa atin at hindi mo pinaminggan, sa una, sabi sa 1 John chapter, si Ganja nata ito, si Ganja, chapter 3. Sabi niya, verse 1 nata ito, or 2. Sabi niya, I greatly rejoice that the children walk in the truth. Sabi niya, natutuwa ako na itong mga aking mga anak ay lumalakas na katotohanan. Ang pagsara po, at mayroong itinuturo ang Holy Ghost sa bawat yan sa atin, nakukumpiktahan tayo. Kung tayo nagtuturo, ay ang Holy Ghost, which is the Spirit, sabi sa John, itong Spirit of Truth, ay nagtuturo sa atin at hindi natin pinakinggan at naging sarado tayo, so mayroon kanina, naging sarado tayo at noon ay sinabi sa atin na nandun lang tayo sa tulungan at hindi tayo lumabas. Ito isang bakot. Hindi ko alam kung si Pastor ano nagturo dati na itong mga bato ata yun. Mga bato ay nanatili lang yung sabakot. No? Minihintay lang ng ulan. No? Itong mga bato na nasa loob ng bakot ay umihintay lang ng ulan para magkatagto sila. Ngayon, dumating yung ulan at itong mga bato hindi pa rin sila lumabas doon sa bakot. No? Mayroon ng Espiritu na nasa-isay sa atin, Spirit of God, na hindi natin pa rin pinakinggan the rest of our lives. Dahil sa ating paglakad ng ating pananampalataya, hindi pa rin tayo lumabas sa katotohanan, yun po yung unpardonable thing. I believe na yun ang unpardonable. Mayroong truth na ipinapayag sa bawat panahon. Episo, mula sa Episo hanggang Laodicea, mayroon pong Espiritu na ginagamit ang Panginoon, which is the Spirit of Truth na lumalabas sa bawat panahon. Pag hindi tayo lumana doon sa Espiritu na nagsasay sa bawat yan sa atin for the rest of our lives, hanggang sa kongregasyon natin, hindi natin itinuro ang kaligtasan ng kongregasyon natin, sampu ng ating mga anak, mayroon tayong pananagutan, which is the unpardonable sin. Salamat po at yun mo po. Okay, so this time siguro hindi natin.